Manalangin po tayong lahat. Mahabagin naming Diyos Ama na sa amin ay nagmamahal at nagligtas sa amin. Salamat po sa pagsama sa amin. Salamat sa pag-iingat sa amin at pag-akay sa amin sa katotohanan sa nalalabi naming buhay na ipinahintulot mo, Panginoong Diyos. Salamat din po sa dakilang biyaya na nag-iingat sa amin at tumutulong sa amin hanggang sa makapasok na po kami sa iyong kaharian, Panginoong Diyos. Sa mga sandaling ito, kami pong mga naligtas ay nagpapasalamat dahil sa pagbibigay mo ng mahalagang panahon upang mag-aral po kami ng iyong mga salita, Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng pagtitipon po sa amin ng sama-sama sa harapan ng Panginoon. Salamat po sa biyaya na tumutulong na makapakinig sa salita kahit sa online. Dahil hindi po kami makapag-aral ng salita at makapag-fellowship ng sama-sama dahil sa COVID-19. Salamat din po sa pag-aalaga, pag-iingat at pagtulong sa mga churches dito sa Korea at maging sa lahat ng mga churches sa buong mundo. Naway mas magtiwala at sumunod po kami sa salita sa mahirap na sitwasyong ito. Pakiusap po, samahan mo po kami upang maisakatuparan ng banal na gawain na ipinagkatiwala mo po sa amin, Panginoong Diyos, at nawa hawakan mo po kami sa pamamagitan ng iyong biyaya, salita at makapangyarihang mga kamay, Panginoong Diyos. Pakiusap din po, pagalingin mo po agad ang mga may sakit. Hawakan mo po at bigyan ng sapat na biyaya ang mga mahihina at nasa pagsubok upang walang sino man sa kanila ang matisod. Sa Panginoon na nagbibigay ng kinakailangan naming salita ayon sa panahon at nagtuturo sa amin ng dapat naming gawin, sa oras na ito, samahan niyo rin po kami at tulungan kami na maunawaan ang iyong mga salita at ang iyong banal na kalooban, Panginoong Diyos, na nais mo pong mahayag. Pakiusap din po, tulungan mo po kami na magkaroon ng karunungan at kalakasan na makasunod sa iyong salita, Panginoong Diyos. At sa oras na ito, nagtitiwala po kami na ang banal na Espiritu ang mamumuno sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Buksan po natin ang ating mga Biblia, Juan chapter 14. John chapter 14. Verse 26. John chapter 14, verse 26. John chapter 14, verse 26. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Marami pong tao sa buong mundo ang nagdurusa at marami rin po ang namamatay dahil po sa coronavirus. At naghihirap din po ang maraming bansa sa aspetong pang-ekonomiya. Naghihirap sila, especially financially. Lampas po sa imahinasyon ng pagdurusa ng Amerika, Europa, maging ang ilang mga lugar dahil sa coronavirus. At nararamdaman ko rin po na hindi lang ito kwento ng ibang mga tao. Dahil sa ngayon sa Korea, mayroon pong napakalaking bilang ng mga kumpirmadong kaso. Higit kaysa noong nagsimula ang COVID-19 nitong taon. Subalit huwag po tayong masyadong mag-alala
Hindi ibig sabihin nito na ang mundo ay magwawakas na sa panahong ito. Sa tingin ko po, ang nagaganap na panahong ito, hindi pa ito yung huling krisis dahil ang Diyos ay magbibigay ng pagkakataon habang nabubuhay pa ang mga Kristiyano. Kaya kailangan po nating magtiis ng mabuti sa huling paghihirap. Ang mga Kristiyano sa nakaraang panahon, sila po ay tumanggap ng mga paghihirap na hindi po maikukumpara sa paghihirap na hinaharap natin sa panahong ito. Noon po sila ay ikinulong, hinagupit at namatay po sila para sa Ebanghelyo. Pero ipinangaral nila ang Ebanghelyo na hindi isinusuko ang kanilang pananampalataya sa mahirap pong sitwasyon. Kaya dapat nating isipin ang Panginoon na namatay sa krus at nagligtas sa atin. Isipin din natin ang mga banal at sa mga lingkod ng Panginoon na tumanggap ng maraming kapigatian hanggang sa makarating po sa atin ang Ebanghelyo. Kailangan po nating magtiis at mapagtagumpayan ng huling krisis na ito sa pamamagitan po ng pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon na may tapang kahit na nasa mahirap po tayong sitwasyon. Kahit na kailangan nating mag-fellowship, mag-aral ng salita, at ipangaral ang Ebanghelyo ng sama-sama, sa ngayon, mahirap po itong gawin. Kaya labis na nakakadismaya at nakakalungkot po ito. Pero ipinapahintulot ng Diyos ang pagdurusang ito upang mas magtiwala tayo sa Diyos. Upang may mapagtanto tayo at upang makapaganda tayo para sa pagdating ng Panginoon. Sa tingin ko po, isa itong pagsubok na ibinibigay ng Diyos. Kaya mas mahirap ito, mas dapat tayong magtiwala kung ganun, na hindi nanghihina ang ating mga puso. Sa Santiago 5:8, sabi po, maging matyaga rin kayo, patatagin ninyo ang inyong mga puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Kaya kailangan nating maging matyaga, anuman po ang problema, ang kaharapin natin. Bakit dapat tayo maging matyaga? Dahil maraming pagdurusa at sakit. Kaya kailangan po nating maging matyaga. Kaya sabi, patatagin ninyo ang inyong mga puso. Paninindigan sa pananampalataya. Huwag makilos sa pag-asa at magkaroon ng malakas na puso sapagkat ang pagdating ng Panginoon ay malapit na. Nararamdaman ko na ang Panginoon ay muling darating, especially kapag nasa mga pagdurusa at paghihirap tayo. Kaya kailangan nating magtiwala sa Panginoon at dapat nating gamitin ito bilang pagkakataon upang maipahayag ang bagay na higit sa ating pananampalataya. Kaya dapat magtiis lang po tayo. Ngayong araw, ang pamagat ng ating sermon ay ang mga gawa ng Espiritu Santo gaya ng binasa natin. Last week, natutunan natin yung pong mga salita na may pamagat na ang Espiritu Santo at ang mga Kristiyano. Ngayon po uli, inaasahan kong maipapangaral ko po ang tungkol po sa Holy Spirit. Ang Espiritu Santo po ang nagpaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos. At ito rin po ang Espiritu Santo na nag-iingat at namumuno sa atin hanggang sa makapasok na po tayo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng paghawak sa mga ligtas na banal at sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon sa kanyang salita at sa makapangyarihang mga kamay ng Diyos. Ang Espiritu Santo ay nasa mga ligtas na Kristiyano. Ang mga aliw ay hindi lamang ipinapaunawa sa atin ang biyaya ng Diyos, kundi ginagawa niya ring masagana ang biyaya sa ating puso. Iniingatan at tinutulungan niya tayo. Kaya nga labis tayong nagpapasalamat at hindi tayo nabibigo at nagagalak tayo sa anumang sitwasyon dahil nasa atin po ang Espiritu Santo.
Sabi ng Panginoong Hesus sa John 14 verse 18, "Hindi ko kayo iiwang nag-iisa, ako'y darating sa inyo." Sa verse 20, sabi niya, "Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa aking Ama, at kayo nasa akin, at ako'y nasa inyo." Kaya nasa akin ang Panginoon. Hindi malayo simula ng araw ng kaligtasan ko, at ako'y nasa Panginoon na. Ang presensya ng Espiritu Santo ay pareho sa pagsasabing, ang Diyos ay kasama ko at si Jesus ay nasa akin. Kaya nga, di natin kailangang mag-alala. Huwag tayong matakot sa anumang bagay. At wala rin tayong dapat kainggitan sa mundong ito sapagkat kasama po natin ang Panginoon. Masasabing ang mga tao ay hindi nagkakaroon ng maayos na buhay Kristiyano. Ang dahilan po ay dahil hindi nila alam, hindi nila naiintindihan ng lubos ang tungkol sa Holy Spirit kahit na naligtas na sila. Gaya ng nagkakaroon tayo ng mas maayos na relasyon, kapag kilala natin ang isa't isa, kailangan din po nating kilalanin mabuti. Yun pong tungkol sa Espiritu Santo ayon po sa salita dito sa Biblia. Ang makilala ang tao ay pareho sa pagiging malapit sa Kanya. Parang ganoon po. Sa tingin ko, dapat nating mas malamang mabuti ang tungkol sa Espiritu Santo. Ang makasama siya, ang mabuhay kasama siya, ang maglingkod sa Kanya, at ang pamunuan niya. Dahil ng alam na po natin, ang Espiritu Santo ang isa sa tatlong persona ng Diyos. Meron po tayong Ama, Anak, at Espiritu. Ang Espiritu Santo ay may perpekto pong pagkatao. Meron siyang kaalaman, emosyon at kalooban. Banal ang Diyos at may banal na pagkatao. Siya na nanatili sa mga banal ay nasa akin, kaya kamangha-mangha po ito. Kapag nakakalimutan natin ang katotohanan ito, maraming mga problema ang mangyayari sa ating Christian life. Alam niyo po, maraming mga gawain ng Espiritu Santo. Siya rin po ang mang-aaliw. Isa sa mga ito ang binanggit ko po last week, na ang Espiritu Santo ang hahatol sa sanlibutan. Hahatulan niya ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran, at tungkol sa paghuhukom. Sa ibang mga salita, ipapakita po niya sa atin ang mga maling bagay upang mahayag po ito. Kaya sa John 16 verse 9, sabi tungkol sa kasalanan, sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Hindi niya hatulan ng mga moral na kasalanan o yun pong mga kasalanan na sumusuway sa kautusan ng Diyos. Pero ang mga kasalanan hindi pananampalataya sa Panginoon, na ang sanlibutan na hindi nakilala ang Panginoon na tumubos sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Kaya sinabi ng Panginoon sa mga Israelita sa John 8:24, "Kaya't sinabi ko sa inyo na kayo'y mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo sumampalataya na ako nga, ay mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan." Hahatulan ng mga tao dahil sa hindi nila alam o hindi sila sumampalataya sa Panginoon na tumubos sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Hindi dahil gumawa sila ng mga kasalanang moral o sumuway sila sa kautusan ng Diyos. Kesa John 3 verse 18, sabi po, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Hindi sila nanampalataya sa biyaya ng Panginoon na nagligtas sa kanila. Ito po ang pinakamabigat na kasalanan na hahatulan. Kaya hahatulan ng Diyos ang mundo dahil sa ang mundo ay hindi nanampalataya sa Panginoon. At ang kahulugan ng katwiran ay namatay si Jesus para sa ating mga kasalanan at tinubos ang mga ito. At muli po siyang nabuhay upang maging ating katwiran. At nangangahulugan ng paghuhukom na ang Diablo na hari ng sanlibutan ay nahatulan na, na nagkasala ang tao at hinatulan. Pero ang mga kasalanan ay tinubos at ang otoridad ng Diablo ay hinatulan. At ngayon, ipinapaalam sa atin ng Diyos ang biyaya ng kanyang kaligtasan. At ang Panginoon po ay nananatili sa mga puso ng mga ligtas na Kristiyano. Kaya nga, sa oras na naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, ang Espiritu Santo ay nasa atin na po.
ang Espiritu Santo. Siya po ang nagpaunawa sa atin ng biyaya ng Diyos at nananatili rin siya sa atin. Kaya noong nanampalataya at naligtas tayo, masasabi po natin na ang Espiritu ay dumating sa atin. Sa akin pong karanasan, alam niyo po, noong naligtas po ako, nalaman ko ang kapatawaran ng mga kasalanan. Pero noon po, hindi ko nalaman na iyon na rin po yung kaligtasan. At nang ako po ay nagpatuloy, especially sa pag-aaral ng salita ng Diyos, nalaman ko na iyon nga ang kaligtasan at yun rin po yung maborn again. At pagkatapos, kamangha-mangha po, nalaman ko na ang Espiritu Santo ang nagpaunawa po sa akin ng biyaya at nagpasampalataya sa akin sa Panginoon sa aking puso. At ang Espiritu Santo ay nananatili sa akin. Kamangha-manghang katotohanan po ito. Magmula sa panahong iyon, nabubuhay ako sa Espiritu Santo na kasama ko at nagbabantay at gumagabay sa akin. Sa John 7, verse 38 hanggang 39, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang mga ilog ng tubig na buhay. Ngunit ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu, natatanggapin ng mga sumasampalataya sa kanya. Kapag uhaw ka po, ang gusto mo po uminom ng tubig. Wala kang ibang hahanapin kundi tubig. Pero kung ang taong nauuhaw ay iinom ng sapat na tubig at hindi na nauuhaw, ang kasiyahan ng kanyang puso ay hindi na maipapaliwanag. Kaya sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ng ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Ang Panginoon na nagpatahimik sa dagat, ang nagpapatahimik sa lahat ng pagdurusa, takot, alalahanin sa ating puso, binibigyan niya tayo ng tunay na kaaliwan at kapayapaan at pagkatapos ay kaligayahan. At sinabi niya ang ganito, ito'y sinabi niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya. Kaya maraming mga bagay ang ginagawa ng Espiritu Santo, and today, isa sa mga ito, ayon pong ating main scripture. Sabi dito sa John 14:26, subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Kaya, tinuturuan tayo ng Espiritu Santo ng salita ng Diyos at patuloy niya po tayong ginagabayan. Tayo pong mga Kristiyano ay dapat po na may mga Bible verses na kabisado at alam. Pagkatapos nating naligtas, mula sa panahong iyon, ang bagay na dapat nating gawin ay masipag na mag-aral ng Biblia, ng salita ng Diyos. At ang Espiritu Santo po, siya po yung guro na nagtuturo sa atin ng salita ng Diyos. Siya yung teacher. Meron tayong nakamamanghang guro sa loob natin. Kaya nga, ang Espiritu Santo, siya po ang nagtuturo sa atin ng salita na dapat nating malaman bilang mga Kristiyano. Kaya labis na nakamamangha at napakahalaga po ng bagay na ito. Sabi, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Sabi dito, lahat ng mga bagay na dapat po nating malaman pagkatapos nating maligtas. Hindi natin maaring matutunan ng lahat. Lahat ng mga bagay, hindi sa isang maikling panahon lamang. Halimbawa po, ang isang bata ay maraming mga bagay na kailangang matutunan habang siya po ay lumalaki. Habang natututunan niya ito isa-isa at nagiging marunong siya, pagkatapos magkakaroon siya ng karunungan ng buhay at kalaunan ng pagkatao. Gayun din po ang mga Kristiyano. Sila po ay dapat matuto ng salita ng Diyos paunti-unti at kalaunan magkakaroon sila ng karunungan na malaman ng kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kaalaman. Pagkatapos, magkakaroon sila ng maayos na pagkatao ng isang Kristiyano. And then, makakapumuhay sila sa maayos na buhay bilang Kristiyano. Sabi din dito, at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo.
Sa panahon natin ngayon, may mga politiko nilalatag ang isang mahalagang isyo, sinusundan siya ng mga reporters at isinusulat at nire-record ito at nilalagay nila iyon sa isang pahayagan. Noon po, habang gumagawa ang Panginoong Hesus sa loob po ng 3.5 years, nangaral po siya, gumawa ng mga himala. At ang mga alagad niya ay hindi nagsulat ng mga salita ni Hesus. Habang sumusunod sila sa kanya, walang nagsusulat, walang nagtatala. Pagkatapos ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus at umakyat siya sa langit, ang mga gawain ng Panginoong Hesus at ang mga salitang itinuro ni Hesus sa kanila ay isinulat ng detalyado sa 4 na ebanghelyo. Idinagdag pa dito ang maraming mga paliwanag. Ngayon, paano nila naisulat ang mga salita dito sa Biblia? Natandaan ba nila ang lahat ng mga sinabi ni Hesus? O napakarunong ba nila na talagang naalala nila lahat ang mga ito? Hindi po. Alam niyo po, ang Espiritu Santo ang nagpaalala sa kanilang lahat ng sinabi ng Panginoon. Kaya sabi, siya ang magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Kaya ang Espiritu Santo ang nagpaunawa sa mga alagad, sa mga hindi nila naunawaan sa tuwing naririnig nila noon ng salita. Kaya sa 4 na ebanghelyong iyon, may mga salitang hindi lamang naitala kung ano ang sinabi ni Hesus, kundi ipinapaliwanag din po ng detalyado ang mga nilalaman nito. At ang salitang ito ay kanyang ipinangako, hindi lamang sa kanyang mga alagad, kundi maging sa panahon po natin ngayon, sa lahat ng mga taong naligtas na nananampalataya sa Panginoon. Tingnan niyo po sa Apostol Pablo, noon siya po ay umuusig, kumuhuli noon sa mga taong nananampalataya kay Jesus. Gayunpaman, binago ng Panginoong Jesus ito pong si Pablo, upang sa gayo hindi lamang siya maligtas, kundi maisulat din niya ang higit sa kalahati ng bagong tipan. Sinabi po ni Apostol Pablo na hindi niya nalaman ang anumang bagay mula sa ibang mga apostol. Hindi niya yung natutunan mula sa iba. Kaya sa Galatia 1.12, sabi niya, sapagkat hindi ko ito tinanggap mula sa tao o itinuro man sa akin. Dagdag pa niya, sabi niya, kundi sa pamamagitan ng pahayag ni Hesukristo. Ito ang parehong bagay na sinabi sa 12 alagad. Kaya isinulat po ito nila ng detalyado. Ano ang kaligtasan? Kung ano ang church na binubuo ng mga Kristiyano matapos maligtas? Ano ang gawain ng Espiritu Santo sa church? Itong lahat ay itinuro ng Espiritu Santo kay Apostol Pablo na ang lahat ng mga bagay na iyon ay maaaring maisulat ng detalyado. At hindi na tayo pinapahintulutan ng Diyos na magsulat ngayon ng Biblia tulad noon sa mga apostol. Ngayon po, siya na mismo ang nagpapaunawa sa atin ng mga nakasulat na salita. Ang mga salitang isinulat sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga malinaw sa 2 Timothy 3 verse 16, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Sa 2 Peter chapter 1 verse 20, sabi rin po, walang propesiya ng kasulatan na nagmula sa pansariling pagpapakahulugan, sapagkat walang propesiya na dumating kailanman sa pamamagitan ng kalooban ng tao, kundi ang mga taong inudyukan ng Espiritu Santo ay nagsalita mula sa Diyos. Iyon ang bagong tipan. Gayunpaman, ang mga salitang naisulat sa pumagitan po ng Espiritu Santo ay hindi maaaring maunawaan kung hindi ito kakasihan ng Espiritu Santo. Ang kaalaman po sa mundong ito ay maaaring matutunan kung may maayos kang kaisipan at nagsisikap kang mabuti. Subalit, ang espiritual na hiwaga ng Diyos ay hinding-hindi maaaring maunawaan sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. 1 Corinto 2.13. Sabi po doon, kundi ng itinuturo ng Espiritu na ipinapaunawa ang mga espiritual ng mga espiritual. Kahit gaano pa man iniibig ng isang tao ang kanyang mga alagang hayop sa bahay, halimbawa, maging ang matalinong hayop ay hinding-hindi niya maunawaan ang isip ng nagmamay-ari sa kanya. Halimbawa, ang isang taong nagmamay-ari ng isang negosyo ay na-bankrupt. Nag-aalala ang may-ari niyon, hindi siya makatulog,
Subalit alam ba yun ng aso? Ang hayop, hindi niya malalaman ng sitwasyon na iyon. Kaya nga sa 1 Corinthians 2 verse 11, sapagkat sinong tao ang nakakaalam ng isipan ng isang tao, kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Kaya't walang nakakaalam ng mga isipan ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, sapagkat hindi nila ito alam. Kaya imposible sa taong ito na subukang kilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng sarili niyang isip at karunungan. Ang Espiritu Santo po ang nagpapaunawa nito. Kaya't nalalaman natin na tanging sa pamamagitan lamang po ng tulong ng Espiritu Santo, Espiritu ng Diyos, doon lang natin mauunawaan ang espiritual na hiwaga ng Diyos. Gayunpaman, ibig sabihin nito ng Espiritu Santo, siya po ang direktang nagtuturo sa atin ngayon. Pinag-aaralan po natin ang Biblia. Tumatanggap tayo ng mga pagsasanay at nababasa ang Biblia sa pamamagitan ng tao. Ngunit tandaan niyo po, kung wala ang pagtuturo ng Espiritu Santo sa mga ito, hindi natin ito tunay na mauunawaan. Kaya itinuturo sa atin ng Espiritu Santo ang mga salitang nararapat sa atin. Kung wala siya, hindi natin ito mauunawaan. At ang Espiritu Santo ang nagpapaalala sa atin na kailangan natin ang mga salitang ating nababasa, yung mga natutunan at naririnig. At kahit gaano pa kahigit ang nalalaman ng mga tao, wala po itong kabuluhan kung hindi ito maaalala sa tuwing kailangan mo. Alam niyo po, isang karunungan ang maisip ang bagay na nalalaman mo sa oras na kailangan mo ito at gamitin ito upang mapakinabangan. Ang pagkaalam sa maraming bagay ay kaalaman. Samantalang ang karunungan ay ang maalala at magamit ang mga nilalaman ng salita kapag kailangan mo na po ito. Kaya't ang Espiritu Santo po ang nagpapaalala sa atin ng mga salitang ating nabasa, mga salitang narinig natin, yung mga minemorize po natin, siya po ang nagpapaalala nito lahat sa atin. At gayon din naman kapag nag-i-evangelize tayo. Ang evangelism ay hindi pag-ikayat sa mga tao sa pamamagitan ng mga pantas na mga salita, ng philosophy, history, logical na nilalaman, hindi yun. Dapat silang magkaroon ng kaalaman sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo po ang nagpapaunawa sa salita ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang nagpapaalala sa atin ng mga naaayong salita na kailangan natin upang mangaral kapag nag-i-evangelize tayo. Maging kapag naghahanda rin po ako ng sermon o nangangaral ako, naaalala ko at nauunawaan ko ang mga salita na hindi ko naman madalas maisip. Kahit ang sinasabi kong ito ay tunay na sa tulong po ng Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo, talaga pong siya ang nagpapaalala sa atin ng mga salitang kailangan natin. Kaya nga sa Efeso 6:17, sabi po ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Tinatawag itong tabak ng Espiritu Santo. Para maintindihan po, isang halimbawa ay ang general ng isang militar. Ang general na ito ay general na hindi maaring lumaban na walang sandata. Kaya mayroon pong tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ganun din po ang general, mayroon po siyang sandata. Katulad nito, ang Espiritu Santo ay hindi maaring kumilos kung wala ang salita. Hindi ba yung pong tren ay hindi maaring tumakbo na wala po sa rilis? Gaano man kaganda ang isang sasakyan, hindi ito maaring makaandar ng mabuti kung walang mga daanan. Ang Espiritu Santo rin po, kumikilos lamang sa pamamagitan niya ng salita. Kaya nga, tulad ng sasakyang kailangan ng maayos na daan upang makaandar, gaya ng mandirigma na hindi maaring lumaban kung wala siyang sandata, na kahit gaano man siya kalakas, wala siyang magagawa kung hindi siya handa at walang sandata. Parang ganoon. Upang kumilos ang Espiritu Santo sa atin, dapat nating ihanda ang tabak at ang salita na ginagamit ng Espiritu Santo. Kaya sabi ang tabak ng Espiritu Santo. Ang pagkakaroon ng salita ng Diyos
pagbabasa, pakikinig, pagmemorize at pag-iingat ng salita, kapag ganun ang ginagawa natin, kikilos ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng salita. Kaya ginagamit ng Holy Spirit ang salita bilang isang tabak sa tuwing kailangan po natin ito. Kaya maging nang ang Panginoong Hesus po, nung siya po ay subukin sa Mateo chapter 4, hindi sinubukang palayasin ng Panginoong Hesus ang Diablo sa pamamagitan ng mga espesyal na salita at kapangyarihan. Sabi lang niya, nasusulat, nasusulat, nasusulat. Napagtagumpayan ng Panginoong Hesus ang lahat ng tukso ng Diablo sa pamamagitan ng mga nakasulat sa Biblia. Ang Diablo na sinubukang pabagsakin ng Panginoong Hesus, ang anak ng Diyos, hahayaan lang po ba natin ito? Hindi maaaring kunin ng Diablo ang kaligtasan ng mga ligtas na banal. Gayunpaman, upang masira ang ating Christian life, masigasig po siya. Sinusundan at sinusubukan tayo sa bawat pagkakataon. Kaya sabi ng Panginoon sa Hebrews 2:18, siya'y makakasaklolo sa mga tinutukso. Paano niya tayo tinutulungan? Ito po ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo na siyang tumutulong at nagpapaunawa sa atin ng salita. Tinutulungan niya tayo sa pamamagitan ng salita. Kaya ang taong nagbabasa, nakikinig at labis na nagmemorize ng salita ay katulad ng isang general na gumagamit ng pana, na para bang mayroon siyang maraming palaso o para bang hinahanda niya ang lahat ng kanyang mga tabak. Ganyan po. Minsan po sa ibang mga drama sa TV, may mga taong gumagamit po ng tabak. Minsan gamit nila dalawang patalim. Sinasabi nila sa dalawang patalim, may mga tao na gayon kayang humawak ng dalawang patalim. May ibang mga tao na may maliliit na tabak. At mayroon siyang maraming maliliit na tabak na inihahagis sa mga kalaban at tinatamaan ng puso ng kalaban. Ang tabak ay isang nakakatakot na sandata. Gayunpaman, kung matututunan natin at iingatan natin ang mga salita ng Diyos, gagamitin ng Espiritu Santo ang tabak na iyon kung kinakailangan na natin. Kaya kung wala ang salita, maging ang Espiritu Santo ay hindi maaaring kumilos. Kaya tulad ng pagtatagumpay ng Panginoon mula po sa tukso ng Diablo sa pamamagitan ng salita, tutulungan din po tayo. Tutulungan tayo ng Espiritu Santo na mapagtagumpayan ng mga tukso ng Diablo sa pamamagitan din po ng salita ng Diyos. Sa makatwid, ang gawain ng Espiritu Santo ay napakahalaga at tunay na totoo. Sobrang napakahalaga po nito at sure po ito na kanyang ginagawa at tinutulungan niya tayo. Tingnan po natin sa John chapter 16 verse 13. 1. This is versikulo 13. Babasahin ko po, subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi anumang bagay na kanyang marinig, iyon ay kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Sabi po kapag dumating ng Espiritu ng katotohanan, sa verse 12, sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi nyo kayang dalhin sa ngayon. Maraming mga salita ang sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, ngunit sa katunayan, hindi nila naunawaan ang anumang bagay. Kung gayon, bakit nagsalita ang Panginoong Hesus ng maraming bagay bagaman alam niyang hindi nauunawaan ng mga alagad? Sabi niya, kapag ang Espiritu Santo ay dumating na, siya ngayon ang magpapaalala sa inyo at magpapaunawa. Kaya nga, tinuruan niya sila sa una pa lamang. Sapagkat gaya ng sabi niya dito at pangako sa John 16, verse 12 at 13, mayroon pa akong maraming bagay na sasabihin sa inyo, ngunit hindi niyo kayang dalhin sa ngayon. Subalit, sabi po niya, kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Kung isa kang manlalakbay na tinatahak ang isang daan habang nabubuhay sa buhay pananampalataya, maraming mga daanan ang nasa tabi mo. Halimbawa po sa Pilgrim's Progress, sa maraming paraan, ipinapaliwanag ang pag-iwan ni Christian sa City of Destruction at sa pagdaan niya sa makipot na pintuan at pagpasok sa Heavenly City,
Kapag nakakagawa siya ng mali, nagdurusa siya at halos mamatay na. At bumabalik siyang muli sa daan na iyon. Sa palagay ko, ang lahat ay may gayong pagkakataon sa ating buhay pananampalataya. Bagaman iba't iba ang anyo nito, gumagawa ng maraming paraan ng Diablo. Kaya hindi natin nalalaman kapag nahuhulog na tayo sa daang hanggat hindi pa natin tunay na natatanggap ang gabay ng Espiritu Santo. Kung bumagsak ka mahulog sa daan, maliligaw tayo at halos mamatay. At kapag nakarating tayo sa dulo, magkakaroon ng malaking kaguluhan. Ngunit buti na lang, ginagabayan tayo ng Holy Spirit sa tamang daan. Kaya ang Espiritu Santo ang tanging naglalayo sa atin mula sa pagkahulog. Gumagabay sa atin tungo sa katotohanan, hindi sa kaliwa o kanan. Kaya nga tulad ng isang bata na dapat laging nakahawak sa kamay ng kanyang ina at nakasunod sa kanya, upang hindi po siya mawala, dapat din tayong mahawakan ng Espiritu Santo at magabayan sa katotohanan. Ganyan ang ginagawa ng Holy Spirit. Kaya sa 1 Corinthians 2 verse 10, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ang Espiritu Santo, siya po ay isang katauhang nalalaman ng lahat tungkol sa Diyos. Siya na namumuno sa lahat ng malalalim na bagay. Siya po ang nagtuturo sa atin ng lahat ng ito. Sabihin na natin po, halimbawa ay may mahirap tayong maintindihan na libro. Kung babasahin lamang natin ito, napakahirap nito at hindi talaga natin maiintindihan. Ngunit, halimbawa po ay, bigla nandyan po yung may akda na nagsulat ng librong ito at detalyado po niyang ipapaliwanag sa atin. Kung gayon, napakadali na po natin itong maunawaan. Parang ganun po. Ang Espiritu Santo po ang siyang nagsulat ng Biblia sa pamamagitan ng mga taong inudyukan ng Espiritu Santo. Ang manunulat ay ang Diyos, ang Espiritu Santo. At kung ang Espiritu Santo na nagtuturo sa atin ng salita, ay nasa ating tabi at nasa atin, di ba madali na lang po na maunawaan at malalim ang mga malalalim na bagay ng Diyos, sapagkat siya ang magtuturo sa atin ng lahat ng mga ito. Kaya nga, nalalaman po natin ito paunti-unti. Hindi po ibig sabihin na ituturo sa atin ng Espiritu Santo ang lahat-lahat ng minsanan lang, hindi po ganun. Kung gaano ang ating naunawaan, kung gaano na po ang ating nasusunod at ating naunawaan, alinsunod po sa paglago ng ating pananampalataya, susunod po yung pagtuturo niya sa atin. Walang kabuluhan ang sabihin sa isang kindergarten, halimbawa, ang tungkol sa pinag-aaralan ng mga college students. Kung sasabihin mo sa middle school student ang tungkol sa mas mataas na paksa na nalalaman ng mga guro, tiyak po hindi nila mauunawaan ang anumang bagay. Katulad ng pagtuturo ng naaayon sa antas, ganun din po tinuturoan tayo ng Holy Spirit. Habang lumalago ang ating pananampalataya, depende sa level ng inyong pananampalataya. Kaysa 2 Peter chapter 3 verse 18, sabi po, "Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo." Kaya habang lumalago ka, nang lumalago sa kaalaman kay Kristo Jesus, nalalaman mo po ang mga makalangit na bagay, ang mga espiritual na bagay, at mga mas mahalagang mga bagay. Kaya nga, ang Espiritu Santo ang nagtuturo nito sa atin. Malinaw po ito. Ngayon, tignan din po natin 1 John chapter 2. 1 John chapter 2. Verse 27 hanggang verse 28. 1 John chapter 2 verse 27 and 28. Babasahin ko po. Tungkol sa inyo, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sinuman. Ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuruan ito, ay gayon kayo manatili sa kanya.
Verse 28, at ngayon mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahiya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Ngayon po, sinabi dito ang isang pinakamahalagang mensahe. Sabi, ang pagpapahit na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo. Kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sinuman. Hindi po ibig sabihin nito na hindi mo na kailangan ng sinuman na magturo ng Biblia sa iyo. Hindi ganon. May mga taong nagtuturo at nag-aaral ng mga tungkol sa salita ng Biblia. Ang taong unang nakaunawa ay magtuturo naman po sa iba. Nagtuturo ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga ministro na itinaguyod niya sa church. Ngunit yung sinasabi dito na walang sino mang ang dapat na tumulong sa iyo, ang ibig sabihin, nangangahulugan na hindi mo na kailangan ng anumang karunungan ng tao. Yun pong ibang katuruan bukod po sa itinuturo ng Espiritu Santo. Halimbawa, ipagpalagay natin na may isang tao sa mundo na nabasa na lahat ng mga magagandang aklat. Ipagpalagay natin na may mga tao na mayroong maraming kaalaman. Ngunit ang taong ito ay hindi pa niya nababasa ang Biblia. Kung may isang tao na hindi pa nakabasa ng ibang mga aklat, ngunit mayroong Biblia at napag-aralan ng mabuti ang Biblia, ngayon sino po ang mas marunong sa dalawa? Hindi na kailangan pong sabihin ng sagot. Ang mga nakakaalam ng Biblia, sila po ang mas marurunong. Hindi ito kayang sundan ng karunungan ng sanlibutan. Anong mga kaalaman mayroon sa Biblia? Sa Biblia may astronomy, may science, morality, ethics, philosophy, even history nasa Biblia. Kung alam mo ang salita sa Biblia, alam mo na po lahat. Gaya ng Diyos, ang ating kaalaman ay mas lumalago ngayon. Kaya napakahalaga. Subalit kaya niyo bang sundin ang kaalaman ng sanlibutan? Sabi ng Banal na Espiritu, ang pagpapahid na inyong tinanggap ay nananatili sa inyo, kaya't hindi na ninyo kailangan pang kayo turuan ng sinuman. Sabi pa, ngunit kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Siya ang magtuturo sa atin. Kaya gaya ng sinabi ng Panginoong Hesus, kapag dumating na ang mga aliw, ituturo niya sa inyo ang lahat ng bagay. Parehong mga salita ito dito po sa verse na binasa natin. Maraming bagay ang dapat matutunan ng mga Kristiyano. Mayroon pong nagsabi, ang galing ng church nyo na mangaral ng gospel, ngunit pagkatapos maligtas, ang church nyo mali ang turo sa Christian life. Hindi sila nagtuturo ng maayos. Nagpapasalamat po ako sa mga nagsasabing magaling ang church natin sa pangangaral ng Ebanghelyo, ngunit mali po yung sinasabi nilang hindi natin alam ituro ang Christian life. Halimbawa, ang nanay ba ay nanganganak lamang sa sanggol? Kung titignan natin, maging ang mga hayop, kapag nanganak sila, inaalagaan nila ang kanilang mga supling, subalit hindi ko alam kung saan galing ang kanilang karunungan. Tingnan niyo po pinapakain nila. Nililinisan at pinuprotektahan ng mga nanay ang kanilang mga supling na hayop. Kapag mainit ang sikat ng araw sa summer, gumagawa yan ng lilim yung mga nanay para sa mga supling nila. Maging ang batang babae, kapag maagang nakapag-asawa, nagiging mature siya kapag nanganak na po siya ng sanggol. Nakakamangha pong tignan ng mga nanay na nag-aalaga ng kanilang mga anak. Kaya ang mga babae ay mukhang mas nagiging mature habang pinapalaki nila ang kanilang mga anak. Ngayon sa tingin nyo ba, naliligtas ang mga tao sa church natin pagkatapos hindi ibinibigay sa kanila kung ano ang itinuturo ng Diyos? Hindi ganun. Ang Banal na Espiritu, siya ang nagbigay sa atin ng kaligtasan at siya rin po ang magtuturo ng buhay Kristiyano pagkatapos maligtas. Kaya nga malinaw dito sabi, kayo'y tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Lahat ng mga bagay na kailangan natin. At ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayo manatili sa kanya. Kaya kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na darating. Kaya ang Banal na Espiritu ay kapantay at katumbas ng Diyos. Kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid tungkol sa lahat ng mga bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan.
Kung paanong kayo tinuruan nito ay gayon kayo manatili sa kanya. Ang itinuturo ng banal na espiritu, ito po'y totoo, hindi kasi sinungalingan. Kung papakinggan nyo ang itinuturo sa ating church, maring may mga bagay na hindi nyo pa po alam. Kaya dapat kayong mag-ingat po sa pagbabasa ng mga libro at pakikinig sa ibang tao. Subalit, kung may narinig po kayo, kung narinig nyo ang pinakamahalagang bagay na itinuturo sa ating church, talaga pong ito ay totoo at walang kasinungalingan. Kaya ang mga pastor natin, hindi na kailangang matuto ng ibang bagay maliban sa kung ano ang itinuturo sa ating church. Siyempre po, noong nabasa ko ang turo ng mga nangaral ng ebanghelyo noong unang panahon, nakita ko na nangaral din po sila ng ebanghelyo sa tamang paraan at naunawaan ko ang mga nakamamanghang salita. Ngunit sa tingin ko, ang dami ng alam nila ay hindi po kasing dami ng alam natin. Ngayon bakit po? Mas marami tayong alam, hindi dahil sa mas mataas ang pananampalataya natin. Hindi dahil sa mataas ang pananampalataya natin kaysa sa kanila. Ano pong dahilan? Ito po ay dahil pinapaunawa sa atin ng banal na espiritu ang mga hindi nila alam noong panahon po nila. Marami pang mga bagay sa Biblia ang hindi po talaga natin alam. Ngunit kung maghihintay tayo, tiyak pong ipapaunawa ito sa atin ng banal na espiritu sa tamang panahon. Kaya kung ituturo mo ang isang bagay dahil lang sinabi ito ng mga tanyag na tao sa nakaraan, maaring mayroon pong maging mali. Kaya dapat nating malaman matuklasan sa tamang panahon. Sabi sa Biblia, sa Kawikaan 25:4, ang dumi sa pila kay iyong alisin at ang panday para sa isang kasangkapan ay may gagamitin. Kaya gaya ng pag-aalis ng dumi, dapat nating malaman kung ano yung mali. Ngunit kapag may nabasa kayong libro at basta lang natin itinuro kung anong sinabi roon, baka dito po magsimula yung pagkakamali. At kapag may narinig kayo bago sa isang palatuntunan, o kapag may nabasa kayong mga libro, at kapag mayroong pagkakaiba sa ating turo, huwag niyo po kaagad ipagsabi sa iba, maliban na kung ano ang itinuturo sa ating church. Kapag dumalo ka sa pastor's meeting, sabihin mo ito at tignan mong mabuti kung tama ba ito o mali. At malalaman po natin ito, kaya dapat nating malaman o ma-discern ang mga bagay-bagay. Maring mayroon ding dumi sa pilak o ginto. Kapag naaalis na ang dumi doon, ito ay magiging tunay na ginto. At mula roon makakagawa tayo ng mangkok na magagamit ng maayos o di kay mga alahas. Kaya hindi na sabi po hindi niyo na ninyo kailangan pang kayuturuan ng sinuman. Ibig sabihin dapat alisin ang katuruan ng tao. Ang church natin ay hindi isang lugar kung saan nagtitipo ng mga tao para matuto ng panitikan, ng pilosopiya o moralidad. Hindi ganun. Para matanggap ang katuruan ng banal na espiritu, para maituro ang turo ng banal na espiritu, ang taong nagtuturo ay dapat munang maturuan ng banal na espiritu. Ang Biblia ay ginawa ng Diyos upang maisulat sa pamamagitan ng mga tao at ipinapangaral ng Diyos ang itinuturo ng Biblia sa pamamagitan ng mga tao. Subalit kapag ang taong nagtuturo ay mali ang natutunan, mali ang tinuturo, lahat ng natuto sa taong iyon ay magiging mali ang matututunan. Kasi sabi dito kayo tinuturuan ng kanyang pagpapahid. Ito'y tungkol sa lahat ng bagay at ito'y totoo at hindi kasinungalingan. Kung paanong kayo tinuruan ito ay gayon kayo manatili sa kanya. Kaya nga, bakit ito binigyan din muli ng Biblia? Ang buhay ng pananampalatayang pananatili sa Panginoon. Sabi dito, gayon kayo manatili sa kanya. Emphasize po ang pananatili. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus, kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, kayo manatili sa akin at ako'y sa inyo. Kaya pagkatapos maligtas, ang buhay pananampalataya po ay ang buhay na nananatili sa Panginoon. Upang tiyak na makapanatili sa Panginoon, ay tumutukoy ito sa pananatili sa turo ng banal na espiritu. Kaya sabi niya, manatili kayo sa kanya. Manatili kayo sa turong iyan, turo ng banal na espiritu. Ang salitang manatili ay nangangahulugan din po ng pagsunod sa salita, pag-iingat sa salita. Kaya sabi, at ngayon mga munting anak, manatili kayo sa kanya upang kung mahayag siya ay magkaroon kayo ng pagtitiwala at hindi mapahaya sa harapan niya sa kanyang pagdating. Kaya kung mahayag siya, ibig sabihin kapag dumating na po ang Panginoon,
hindi tayo mapapahiya sa harapan niya. Anong ibig sabihin nito? Ang mga ligtas ay makakatagpo ang Panginoon kapag siya'y dumating muli. Tatayo tayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit kung paano tayo nabuhay, pagkatapos nating maligtas, mahahayag po ito sa harapan ng Panginoon lahat-lahat. Ang mga salitang hindi mapahiya, ibig sabihin pwede tayong mapahiya. Mapapahiya po talaga tayo. Kaya kung titignan nyo sa 1 Corinto chapter 3, ang iba ay magtatayo sa ibabaw ng saligan ng ginto, pilak o mahalagang bato, at ang iba ay magtatayo ng bahin na gawa sa kahoy, dayami o pinagkapasan. Ngunit kapag ang gawa ng bawat isa ay mahayag sa pamamagitan ng apoy, ang lahat ng gawa sa kahoy, sa dayami o pinagkapasan ay masusunog. At anumang gawa sa ginto, pilak o mahalagang bato ay mananatili. Ano ang ibig sabihin nito? Ang kahoy, dayami at pinagkapasan ay napakaliit ng halaga sa mundong ito. Ngunit ang ginto, pilak at mahalagang bato ay napakahalaga. Ano ang mahalaga? Sa mundong ito, ginto, pilak at mahalagang bato ay mahalaga. Ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang banal na salita ng Diyos. Lahat ng mga pisikal na bagay, material na bagay, mga bagay na nakikita sa mundong ito ay masusunog kasama ng mundo. Subalit ang anumang gawa sa salita ng Diyos ay magpakailanman. Ibig sabihin, mahahayag ito kapag dumating ang Panginoon, kung tayo ba ay nabuhay sa Panginoon, kung tayo ba ay nabuhay ayon sa kalooban ng Diyos o kung hindi ayon sa patnubay ng banal na Espiritu. May mga tao, ang katawan ay nasa church at sa fellowship, ngunit ang puso ay hindi sumusunod sa salita. At hindi sila nabubuhay ayon sa salita na nagsasabi, sabi nila, ligtas naman ako. Nangangatwiran, dapat pa ba akong mamuhay ayon sa salita? May mga sarili tayo at iba't ibang sitwasyon, sabi po nila. Ang pagsisikap na mabuhay ng maginhawa, hindi po iyan buhay sa pananampalataya. At mahahayag po ito kapag dumating ng Panginoon. Sasabihin niya, nabuhay ako para sa ibang bagay. Hindi siya sumama sa mga taong gumawa sa Panginoon, kundi pumunta siya sa ibang lugar. Kaya gaano ito nakakahiya kapag nahayag? Sa pagharap mo po sa Diyos, marireveal, mahayag lahat yan. Kaya mapapahiya ka po talaga. Kaya ng Espiritu Santo ay hindi lamang tayo ginagawang isa kay Kristo, kundi iniingatan at ginagabayan tayo upang hindi tayo maligaw sa salita. At dapat lang tayong manatili sa turo ng Espiritu Santo. Ngayon, bakit tayo nagtitipon tuwing Linggo at Miyerkules at nag-aaral ng salita? Nais nyo bang matutunan ng maraming bagay sa Biblia para magamit ito? O para maipagyabang ninyo sa marami na kayong alam sa Biblia? May mga tao po na nagyayabang na marami na silang nababasa sa Biblia. Nagpapasalamat po ako kung marami na kayong nabasa, ngunit hindi ito dapat ipagyabang. Mahalaga po na sundin ang bawat salita na natututunan nyo. May tao po akong kakilala dati. Matanda na po siya. Ang ulo niya ay kagaya sa matanda, ngunit ang katawan po niya ay maliit, sapagkat yung bahagi ng katawan niya para po sa growth hormone ay napinsala po nung siya po ay operahan. Kaya may ganyang tao sa ating church. Gaya ng taong iyon, mayroong parang iba yung ulo sa kanyang katawan. Sa church may parang ganito, malaki ang ulo ngunit maliit ang katawan. Ito po yung maraming alam sa Biblia pero hindi sumusunod. Malaking problema po ito. Siya ay ang batang pangit, ang paglaki o deform. Alam niyo po ba yung deform? Mayroon pong deform spiritually. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki na marami na tayong alam sa Biblia at marami na tayong nabasa sa Biblia. May dalawang paraan ng pagbabasa ng Biblia. Pagbabasa ng maraming beses at pagbabasa na pinagbubulayan ng mabuti. May nagsabi na nabasa niya na raw po ng maraming beses sa isang taon ng Biblia. Sinasabi natin, wow, ang galing. Ngunit hindi lamang ito nagtatapos po doon. Dapat nating basahin ng mabuti. Isaiah 34 verse 16, inyong saliksikin at basahin ang aklat ng Panginoon. Ano pong ibig sabihin nito?
Ibig sabihin nito ay ang pagkaunawa at pagkaalam ng mabuti kung ano ang kahulugan. Kahit isang chapter lang po ang nababasa natin sa isang araw, okay lang paulit-ulit nating basahin ang Biblia upang malinaw at maunawaan ang nilalaman nito, upang ang puso natin ay mapalakas sa pagkain at karunungan. Ang dapat nating sundin ay ang salita. Pinapaunawa sa atin ng Diyos kung ano ang kasunod kapag susunod tayo. Kaya dapat sundin ng isang bagay upang maunawaan natin ang susunod. Dapat nating sundin ang kasunod upang maipaunawa at maunawaan natin ang susunod pa. Kung hindi nyo sinusunod kung ano ang natututunan nyo, sabi po, sino mang mayroon ay lalong bibigyan at magkakaroon siya ng kasaganaan, ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Anong ibig sabihin ng mga sumusunod ay lalong bibigyan? Ang hindi sumusunod, pati ang nasa kanya ay kukunin. Maging yung alam niya. Kaya may mga taong ilang taon nang naligtas at marami nang alam sa Biblia? Ngunit, narinig kong nagtanong siya ng walang kwentang tanong. Marami siyang natututunan ngunit wala siyang alam. Kaya sabi sa Biblia na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan. 2 Timothy 3:7. Ngayon bakit? May dalawang dahilan. Una, hindi siya ligtas at pangalawa, ligtas siya ngunit hindi sumusunod. Sa John 7 verse 17, kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya kung ang turo ay mula sa Diyos o kung ako'y nagsasalita mula sa aking sarili. Kung ang sino man ay nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos, ay makikilala niya. Kaya tinuturuan ng Diyos sa mga gumagawa at nagnanais gumawa ng kalooban ng Diyos. May mga nagsasabi, pakiusap, turuan mo ako. At kapag tinanong siya, ano ang gusto mong matutunan? Dapat niyang sundin ang salita at kapag ganun, pwede na siyang turuan. Ginagamit niyo lang ba ang Biblia? Kung ang isang evangelist na nagtuturo ng Biblia, ay maraming natututunan sa Biblia, ngunit ginagamit lang niya ito bilang kaalaman, mali po ito. Ang lakas po ng loob niyong gamitin ang Biblia. Tayo dapat ang gamitin ng Biblia. Dapat tayong magamit bilang instrumento ng salita. Kaya ang pamumuhay sa Panginoon na hindi lamang sa pagkaalam ng marami tungkol sa salita, kundi pamumuhay sa pagsunod nito. Ang church ay grupo na nagtuturo. Ang church ay isang lugar ng pagtitipon upang magturo at ito ay isang lugar ng pagtitipon. Hindi lamang para matanggap ang turo, kundi upang sundin ito. Ito ang church kung saan ang mga sumusunod at ang mga nabubuhay sa turo ay nagtitipon-tipon bilang katawan ni Kristo. Ang mga nerve po sa katawan natin, alam natin konektado, lahat yan mula po sa cranial nerve patungo po sa central and peripheral nerves. At kapag naguutos ang ulo, lahat mula sa dulo ng daliri, ng kamay, maging sa paa, ang kalooban ng Diyos, parang ganun, siya yung ulo at naililipat sa buong katawan at lahat ng mga bahagi ng katawan ay sumusunod ayon sa utos ng ulo. Ganyan ang normal na katawan. Sa isang normal na church, ang Panginoon siya ang ulo. Tinuturuan ng banal na espiritu, ang banal na espiritu ang nagtuturo sa lahat. At ayon sa pagsunod po nila, mas nauunawaan nila ang kalooban ng ulo. Kung ikaw ba ay kasama o hiwalay, kung saan gumagawa ang katawan, ay mahahayag sa araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya tandaan niyo po ito, mahahayag ang lahat pagdating ng Panginoon. Kesa ngayon, sumunod po tayo. Sa ngayon, mukhang magkakapareho lang tayong lahat. Kapag nagsasama-sama tayo sa fellowship, tayong lahat ay mga brothers and sisters. Nagbibigay tayo ng mga testimonies, ngunit kapag dumating na po ang Panginoon, ang ating realidad ay mahahayag. Ibig sabihin, ang mga hindi nananatili sa Panginoon ay mapapahiya sa Panginoon. Sa araw na iyon, ay magsasabi, ay mali ang naging buhay ko. Ngunit tapos na po, hindi mo na ito maibabalik. Kaya ang mga nabuhay sa banal na espiritu at ang mga nabuhay na hiwalay sa banal na espiritu ay magkakaroon ng magkakaibang kaluwalhatian at gantimpala. Kaya ang mga gumawa ng mali ay maaaring magsisi magpakailanman. Kaya ibig sabihin po mapapahiya sila. Kaya upang hindi po tayo mapahiya sa harapan niya, hindi lamang tayo dapat maturuan ng banal na espiritu kung ano po yung dapat mabuhay din tayo sa salita. Alam niyo po, sa seminary,
Natututo po sila ng Hebrew, ng Greek, at iba pa. Ang English, German, at Spanish ay mahirap kapag first time nating matuto, ngunit ang Hebrew at Greek ay mas mahirap. Gayunpaman, marami po sinasaliksik nila ang original na salita o yun pong original text sa Greek and Hebrew. Kaya nasasabi nila na napag-aralan nila ng malalimang Biblia. Ngunit gaano man karami ang kanilang natutunan, wala silang alam kung hindi sila naturuan ng Espiritu Santo. Ang mga relihiyosong Hudyo na nagsalita sa Hebreo mula pagkasilang, natuto sa wikang Hebreo sa kasulatan ng buong buhay nila, pero alam nyo, sila mismo ang pumatay kay Jesus. Kaya ano po ang silbi ng pagkatuto sa Biblia sa Hebreo? Kaya nakakamangha talaga kapag mayroong pagtuturo ng banal na Espiritu. Kung wala ang pagtuturo ng banal na Espiritu, hindi po natin talaga mauunawaang lubos ang Biblia. Wala pong kwenta yung pag-aaral ng Hebreo o Griego kung wala po ang banal na Espiritu. Kaya kung wala ang kilos ng banal na Espiritu at pagtuturo, hindi mo maiunawaan ang Biblia. Awit 119:18. Buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Kaya maging sa pagbabasa po ninyo ng Biblia, dapat kayong manalangin. Ang dalangin, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Dapat niyo po iting hingiin. O Diyos, sabihin niyo po, tulungan niyo po ako na matanggap ang salita sa sermon. Kaya kahit na nakikinig kayo ng parehong sermon, dapat may maunawaan kayo sa inyong puso at tanggapin po ito bilang gantimpala, bilang kagalakan, kalakasan at karunungan. Ngunit ang iba sa inyo ay nakikinig lang, pagkatapos wala na, tapos na. Sinasabi po ng Diyos na hindi natin napapakinabangan ng mga salitang ating naririnig. Bakit? Dahil hindi natin ito tinanggap ng may pananampalataya. Hebrews 4:2, sapagkat tumating sa atin ng mga magandang balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila kinabangan ng pangangaral na narinig nila, sapagkat hindi sila naging kalakip sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya hindi natin maunawaan ng salita kung wala ang Espiritu. Kaya nga, napakahalaga po ang gawain ng Espiritu Santo. Kaya dapat sinasabi natin, Panginoon, turuan mo ko. Pero kailangan po nating matutunan ng pagsunod. Kaya dapat, dahil tinuturuan tayo, kailangang sumunod po tayo. Kung gayon, kung ayaw nating sumunod, hindi ka matuturuan. Kaya nga, buksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang kahangahangang mga bagay sa kautusan mo. Kaya anuman po ang ginagawa natin, kagaya ng pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng sermon, pag-aaral ng mabuti sa Biblia, kailangan po talaga nating manalangin sa Espiritu Santo na buksan po ang ating mata at puso upang maunawaan yung pong salita ng Diyos. Mahalagang bagay po ito, ang tulong ng banal na Espiritu. Ngayon dako naman po tayo sa Efeso chapter 3. Verse 14-16. Efeso chapter 3. Simula po verse 14 hanggang 16. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama, na sa kanya'y ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, upang sa inyo ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kayo palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Ang mga talatang ito ang ipinadala ni Apostol Pablo sa mga banal sa iglesia ng Efeso, habang siya po noon ay nasa bilangguan po ng Roma. Ang mga ito rin ang ibinigay niya sa atin sa mga sandaling ito. Tapat niyang sinasabi ngayon, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa kanya ipinangalan ang bawat sambahayan sa langit at sa lupa, sapagkat ito ang mahalaga. Ito po ang taimtim niyang panalangin para sa atin, na sa atin po ipagkaloob niya ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian,
na kayo'y palakasin ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa pagkataong loob. Ang Espiritu Santo po ang nagpapalakas sa panloob na pagkatao ng mga ligtas na Kristiyano. Ito po'y sa pamamagitan ng kapangyarihan po ng Diyos. Ang mataimtim na panalangin na ginawa ni Apostol Pablo ay dapat rin po nating maging panalangin. At ito po ay dapat yung pong pagingi sa Diyos na tayo at ang ating panloob na pagkatao ay mapalakas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya sa Efeso 6:10, sabi niya sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang lakas, sabi po. Sa Efeso 6:11, sabi rin niya, isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma ng Diyos upang kayo makatagal laban sa mga pakana ng Diablo. Kaya sa mga talatang ito, ano sa palagay ninyo ang paraan upang makatagal tayo laban sa pakanan niya ng Diablo? Sabi niya, magpakalakas kayo sa Panginoon. Pagkatapos sinabi niya, isuot ninyo ang buong kasuotang pagdigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa pakanan ng Diablo. Paan tayo makakatagal laban sa pakanan ng Diablo? Alam niyo po, ang Diablo ay ikalawa lamang sa Diyos pagdating sa karunungan at kapangyarihan. Kaya gamit ang ating kalakasan, hindi natin siya kayang talunin. Kaya ang ating mga espiritu ay kailangan na masandatahan. Upang magtagumpay tayo laban sa Diablo, alam niyo po, kailangan nating masanay ng mahigpit. At dapat magkaroon po tayo ng mga sandata. Ang isang matibay na hukbo, sila po ay maaaring matalo ng isang mas matibay na hukbo. Kung hindi sapat ang lakas natin laban sa kaaway, paano natin magagawang matalo siya o malabanan siya? Kaya upang matalo ang mga pakana ng Diablo, kailangan po nating magpalakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang buhay pananampalataya, totoo pong ito ay isang digmaan. May kaaway tayo, nasa digmaan po tayo. At kailangan nating makilala kung sino-sino ang ating kalaban. Tama po ba? Kaya meron po tayong kalaban sa ating buhay, Kristiyano. At upang mapagtagumpayan mo, kailangan malakas ka sa Panginoon. And at the same time, dapat kilala mo at alam mo kung sino ang mga kaaway mo. Alam niyo po, meron po tayong tatlong kalaban. Unang Pedro 2:11, sabi, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Nasaan po ang kalaban? Ito po ay nasa atin. Nasaan po? Ito po ang ating dating pagkatao. Ang pagnanasa ng ating laman, ang dating pagkatao na hindi pa nababago ay nasa atin pa rin kahit naligtas na po tayo at siya ang una nating kalaban. Lagi itong nakikipaglaban sa Diyos at sa mga gawa ng Espiritu. Kaya sabi, kayo umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Umiwas, sabi po. Sa Galatia 5:17, sabi po, sapagkat ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. Kaya ang laman po ay nagnanasa laban sa Espiritu. Ito ang kumakalaban sa Espiritu Santo. Kaya ang panloob na pagkatao ay dapat na sumunod sa Espiritu Santo. Ngunit ang laman ay nagnanasa sa ating laman na hinahadlangan at nilalabanan ng gawain ng Diyos. Ito po ang likas na dating pagkatao na kailangan po talaga nating labanan. Kaya po sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, sinusupil niya ang kanyang katawan at ginagawa itong alipin. Ang ating laman, talaga pong ayaw niyang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po minsan, habang tayo po ay nakikinig ng sermon, nagiging tiyak tayo na ang salita ng Diyos ay katotohanan at talagang nagnanais tayong mabuhay na sumunod sa mga ito. Pero pagkatapos po, kapag umuwi ka na, after ng sermon, marahil iniisip ninyo, kailangan ko ba talagang sumunod? Nagdududa ka na.
At habang bumababa kayo sa hagdanan, nag-iisip na kayo ng iba't ibang dahilan. May iba akong sitwasyon, nangangatwira na. Sa labas, bigla nakakita ka po ng magandang bahay, magandang sasakyan, gwapong lalaki, at marami pang ibang mga bagay. At hindi nyo mapigilan ng inyong puso. Sinasabi nyo, oh, sana magkaroon din ako ng gaya niyan. Ang pangako nyo kanina na sumunod sa salita ay unti-unting lumalabo hanggang sa mawala na ng tuluyan. Ganyan po ang laman. Kaya ang pag-iisip ng laman, kadalasan ang nagtatagumpay. Dati po, nung marinig ni Pedro na si Jesus ay mamamatay sa krus at muling mabubuhay, anong sabi niya? Sabi niya, hindi maari iyon. Kaya sabi ng Panginoong Jesus sa kanya, umalis ka Satanas, layuan mo ko. Ikaw ay isang katitisuran sa akin sapagkat hindi mo iniisip ang mga bagay ng Diyos kundi ang mga bagay ng tao. Kaya ganito po paulit-ulit na ginagawa ng Diablo na isipin lamang natin ang ating laman, na tayo mabuhay lang ayon sa sarili natin, na hindi dapat isipin ng kalooban ng Diyos at ang gawa ng Espiritu Santo. Yan ang paulit-ulit na inlalagay sa isipan natin ng Diablo. Kahit naligtas na tayo, kahit kailan ang Diablo, hindi yan umaalis. Nariyan palagi siya. Kaya nga sabi po sa isang himno, nagpapakita ang Diablo ng brutal na panlilin lang para hulihin kang muli. Ang panlilin lang ng Diablo ay mapandaya, sabi po. Alam niyo kung gaano po siya katuso. Kung wala ang lakas sa pamamagitan ng karunungan at lakas ng Diyos, hindi po talaga natin kailanman matatalo ang Diablo. Kaya upang makatayo tayo laban sa masama at sa mapangalunyang sanlibutan na ito, kailangan po talaga nating mapalakas sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya sa Galatia 5:16, subalit sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Kaya kapag tayo po'y sumunod sa turo ng banal na Espiritu, ang laman ay walang kinalaman sa bagay na ito. Kaya dapat sumunod lang tayo sa turo ng banal na Espiritu. Iwaksi ang pagnanasa ng laman. Ang dalawang yan, sila po ay naglalaban. Tingnan din natin sa Roma chapter 7, verse 22. Roma chapter 7, verse 22 to 24. 22 to 24, babasahin ko po. Sapagkat ako'y naggagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao, subalit nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip, at ako'y binibihag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kahabagabag na tao ako, sino ang magliligtas sa akin mula sa katawang ito ng kamatayan? Tungkol po ito sa personal na pagsusuri na Apostol Pablo sa kanyang sarili. Pagkatapos po niyang maligtas, may mga pagkakataon noong siya po ay bago pa sa pananampalataya na siya po ay nasa laman pa. Gaya ng sabi niya, sa 1 Corinto 13:11, nung ako'y bata pa, nagsasalita akong gaya ng bata. Nag-iisip na gaya ng bata, nangangatwirang gaya ng bata. Ngayon ganap na ang aking pagkatao, iniwanan ko na ang bagay ng pagkabata. Kaya pagkatapos siyang maligtas, sabi niya dito sa Romans chapter 7 verse 22, ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos sa kaibuturan ng aking pagkatao. Ang mga salitang ito ay sinasabi ng taong born again. Pagkatapos maligtas, ang loob na pagkatao ay may pagnanais na suklian ang biyaya ng Panginoon. Ibigin ng Panginoon at mabuhay para sa Kanya. Sinasabi natin, awit 116 verse 12, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Ngunit madidiskubre natin na may iba pang kautusan ang nasa ating katawan. May kakaibang kapangyarihan. Gusto tayong ibagsak. Halimbawa ganito po, may puwersa po ng gravity pababa.
Tumutulak pababa, law of gravity po yan. Gaya nito, may kapangyarihan tayo ng banal na espiritu na nasa atin, subalit mayroon din tayong kakaibang kapangyarihan ng pagnanasa ng laman na kalaban o lumalaban dito. Isa pang kautusan ito ang kautusan ng kasalanan. Ang pagkatao na panloob ay nakikipaglaban laban sa kautusan ng puso na sinusubukang mabuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya sabi, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking mga bahagi na nakikipagbaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip at ako'y binibiyag sa ilalim ng kautusan ng kasalanan na nasa bahagi ng aking katawan. Kaya kung ang panloob na pagkatao ay hindi malakas at mahina pa ang pananampalataya, siya'y mapapalayo at mabubuhay ayon sa laman. Halimbawa, kung tinali mo po ang paa ng ibon at paa ng daga sa isa't isa, lilipad ang ibon pataas subalit yung daga, siya po ay magpupumilit na tumakbo doon sa kanyang lungga. Ngayon, sino ang mas malakas at mananalo? Ang mananalo po ay kung sino po yung mas malakas. Depende po sa ibon. Kung yung ibon po ay isang maya lang, maliit, madali siyang mahila ng daga sa kanyang lungga at kakainin po yung ibon. Ngunit kung malakas na ibon ang itinali, madali na lang niyang ilipad yung pong daga sa ere. Daya nito, may labanan. Sabi, nakikita ko ang kakaibang kautusan sa aking bahagi na nakikipaglabaka laban sa kautusan ng aking pag-iisip. Kaya, yung panloob at panlabas, ano bang nakikita mo? Ibig sabihin, nakikita ko ang kaluluwa ko na inaalipin ng katawan. Kaya sabi niya, kahabagabag na tao ako. Ang espiritu ay nagdurusa dahil ito'y natatalo ng laman. Kaya sabi niya, sinong magliligtas sa akin? Ngayon na laban ito, sigurado pagkatapos ng kaligtasan, ay mayroon na pong dalawang pagkatao sa atin. Para pong weird, pero totoo ito. Mayroon tayong puso na gustong sumunod sa salita ng Panginoon, subalit mayroon din po tayo sa kabilang banda na kinamumuhian ito. Yan ang dalawang naglalaban. Kung ang loob na pagkatao ay mahina, gaya ng isang bata, ito ay natatalo ng laman. Kapag natalo siya, hindi niya namamalayan na gumagawa na siya ng kasalanan dahil naakit na siya ng pagnanasa ng laman at pag-iisip nito. Kalaunan magdurusa siya at maguguluhan. Kapag lumaki pa po ng kaunti, anong mangyayari? Yung dalawang yan ay magiging parang 50-50 sa inyo. Minsan nabubuhay kayo ayon sa laman, minsan nabubuhay ayon sa espiritu. Paulit-ulit niyo yung mararanasan. Ngayon, hanggang kailan ka mabubuhay ng ganyan? Ito ang dahilan kaya ang kautusan ng kasalanan at kamatayan ay tinatalo ang aking loob na pagkatao, ang aking espiritu. Ang lakas ng ating katawan ay hindi matatalo sa pamamagitan ng ating sariling kagustuhan o pagsisikap. Hindi mo po kayang talunin ang sarili mo. Tandaan niyo po ito. Baliwala ito kahit determinado kayo. Mayroon lamang isang solusyon. Hindi maaari na wala ang tulong ng banal na espiritu. Kaya para manalo, makikita ang sagot sa Roma chapter 8 verse 1. 8 verse 1 sa Roma. Basahin po natin itong Roma chapter 8 verse 1 and 2 sabay-sabay. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng Buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Sabi po dito, ang kautusan ng Espiritu ng Buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Nandito po ang sagot. Sabi niya, ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Gayunpaman, may mga taong nagkaroon ng maling pagkaunawa sa verse na ito. Ang mga taong nakay Kristo Jesus ay ang mga taong ligtas. Ang mga taong ligtas ay hindi na kailanman hahatulan. Ang salitang condemnation ay gaya ng salitang paghuhukom o hatol. Gayunpaman, ang mga talatang binasa natin kanina sa Romans 8 verse 1 at 2 ay iba. Mag-ingat tayo. Tayo ligtas na. Ngunit kung ang panloob nating pagkatao ay tinatalo ng panlabas na pagkatao natin na pinapangunahon ng kautusan ng kasalanan at kamatayan, pagkatapos tayo ay nagkasala, ang pagsuway ay kasalanan at ang mabuhay ayon sa kalaman ay kasalanan. Dahil dito, hahatulan ka kahit na ang
taong ligtas, taong ito ay ligtas. Ito'y kasalanan. Kung ikaw ay may kasalanan, ito'y hahatulan dahil dito at ihahayag ng Diyos ang kasalanan ito. At muli, kung mabubuhay ka ng ayon sa laman, ang kautusan ang hahatol sa taong iyon dahil lumabag siya sa kautusan. Hindi ka napuhukuman sa impyerno, ngunit ang kasalanan ay kasalanan pa rin. Tandaan niyo po. Kaya't ibig sabihin ng hindi hahatulan ay kung ang taong ligtas ay nasa Panginoon, siya'y hindi magkakasala, kaya't dahil dito, hindi ka hahatulan ng dahil sa kasalanan. Paano? Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Yan sabi ang verse 2, sabi niya, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kay Kristo Jesus, kung ikaw ay nakay Kristo Jesus na, ang kautusan ng Espiritu ng buhay na nakay Kristo Jesus, sabi po, yan po ang kapangyarihan ng Espiritu ng buhay. May kapangyarihan ng buhay. Ang banal na Espiritu ay may kapangyarihan. Kaya't pinalalaya ako nito sa kautusan ng kasalanan at kamatayan na nasa akin. Ang kapangyarihan ng kasalanan ito, ang pagnanais ng Espiritu Santo ay laban sa laman at tinatalo nito ang laman. Nagpapalaya ngayon mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Para maipaliwanag ang salita na nakay Kristo Jesus ng mas detalyado, wala nang katulan pa sa mga taong nakay Kristo Jesus. Ito yung mga taong hindi na sumusunod pa sa laman, kundi lumalakad na ayon sa Espiritu Santo. Ang mga salitang ito, verses na ito, ay napakahalaga. Ngunit maraming taong nag-iisip ng isang tao kung ligtas na hindi na raw hahatulan pa. Hindi ibig sabihin na mas may malalim pa itong kahulugan. Wala nang kahatulan pa sa mga nakay Kristo Jesus na sila hindi sumusunod sa laman kundi lumalakad ayon sa Espiritu. Ang dahilan nito ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu ng buhay kay Kristo Jesus ay may kautusan ng gravity, ngunit ang mga ibon kayang lumipad sa impapawid sa lungat sa gravity. Gaya ng agila na matayog na lumilipad sa kalangitan. Ang kapangyarihan din naman po ng banal na Espiritu ay nagpapalaya at dumadaig sa kapangyarihan ng laman mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kaya maging yung ibong limilipad ay nahuhulog kung babarilin ito. Dahil syempre, mamamatay. Kapag natapos na yung buhay, ito na po ay mahuhulog. Kahit may law of gravity po, gaya nito, hahawakan ko, dahil may power po itong kamay ko, hindi mahuhulog dahil hawak ko na. May mas malakas na puwersa. Kaya ang kautusan ng Espiritu na nasa akin, ito yung kapangyarihan. Ganun po yun. Dahil mas malakas po ito sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan, ito po ang siyang nagpalaya sa atin. Ngayon, kung tayo po ay nabubuhay sa kapangyarihan ng Panginoon, tayo po ay makakapamuhay nang hindi po nagkakasala. Pero alam niyo po, ako po ay nakatanggap ng tawag mula po sa brother sa ibang bansa kanina po. At sinabi sa akin na may nagsabi raw sa kanya na isang brother. Sabi nung brother, alam mo si Pastor Lee, nagtuturo ng Biblia, mali yung paraan niya. Sinabi niya na mali raw yung tinuturo ko, na kapag ang isang Kristiyano ay lumakad ayon sa Espiritu, sila ay makakapamuhay ng halos walang kasalanan. Tanong ko, mali po ba iyon? Bakit? Ang gusto niyo po ba ay laging magkasala? Alam niyo po, kung tayo ay lalakad ayon sa Espiritu, tayo po ay makakapamuhay ng halos walang kasalanan. Gayon pa man, hindi tayo magiging perpekto na gaya ng Panginoon. Huwag niyo pong gamitin ito para mag-excuse at gumawa ng kasalanan. Huwag kayong mga tuwira. Sabi ng Panginoong Hesus, Mateo 5:48, kayong maging sakdal gaya ng inyong ama na sa langit na sakdal. Ibig sabihin po ba nito na magiging sakdal na tayo? Hindi po. Inuutusan po tayo ni Hesus na maging sakdal gaya ng Diyos habang tayo po ay narito sa mundo. Levitico 11:45, ay ngay magpakabanal sapagkat ako'y banal. At tayo rin po ay inuutusan ng Diyos na maging banal gaya ng Diyos. Pero hindi po ibig sabihin ito na gagawin natin ito sa pamamagitan ng ating sariling kakayahan.
Kung hindi sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tignan niyo po ang buhay ni Apostol Pablo. Nakikita po ba natin yung kanyang kasalanan sa Biblia pagkatapos siyang maligtas hanggang sa pumunta siya sa langit? Sinabi ni Jesus, sino ang makakasumbat sa akin tungkol sa kasalanan? Bukod po sa Panginoong Jesus, wala na pong makakapagsabi ng gaya nito. Kahit na hindi natin kayang maging gaya ng Panginoong Jesus, mari ba nating sumbatan si Apostol Pablo tungkol sa kasalanan? Sa lumang tipan, napakaraming anino ng Panginoong Jesus. Isa sa kanila ay si Jose, ang pinakamalapit. Sa buhay niya, walang pagkakamali. Anino po siya ni Kristo? 2 Peter chapter 3, mula verse 11 at 12. Sabi doon, banal na pamumuhay at pagiging maka-Diyos na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos. At sabi rin po sa 2 Peter 3:14, pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan. Walang dungis at walang kapintasan, ang sabi po. Subalit sinasabi ng iba, paano ba talaga makakapamuhay ng walang dungis at kapintasan, sabi nila. At pagkatapos nun, gagawa sila ng sariling pangangatwiran. Iyan ba ay base sa Biblia? Hindi po. Dapat nating subukang hanapin ang mga pagpakakamali sapagkat ganito ang sabi ng Biblia. At kung gayon, sinasabi mo ba na mali ang Biblia? Kung tayo ay mamumuhay ng ayon sa Espiritu, gaya ng sabi sa Romans 8 verse 2, kay Kristo Jesus ay nagpalaya sa atin mula sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Kaya nga, kailangang sundin po natin ito. Sundin ang sinasabi ng Holy Spirit kung hindi may mali po. Kaya nga, nasaan po ang kapangyarihan ng Espiritu Santo? Na kay Kristo Jesus. Kaya kay Kristo Jesus, sabi po. Kung titignan niyo po sa John 15 verse 5, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo hiwalay sa akin ay wala kayong magagawa. Sa Panginoon, mayroong salita at kapangyarihan ng Espiritu. Naroon ang kapangyarihan ng buhay, kaya madami po ang bunga. Kaya hindi mga bunga ng laman, kundi bunga ng Espiritu. Kung kayo hiwalay sa akin, sabi niya, ay wala kayong magagawa. Ibig sabihin po nito na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon, kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ang kapangyarihan ng buhay. Kaya nga sabi niya sa John 15 verse 6, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. Para maintindihan, kung susuntukin mo po ito, masisira po talaga. Kung gayon, tanong ko, nasaan ang kapangyarihan upang masira ito? Ang kapangyarihan ba ay nasa kamao? Ito po ba ay mayroong kapangyarihan kahit nasugatan na? Kung ito po ay nasugatan, ito po ba ay may kapangyarihan? Wala po. Ang kapangyarihan ay nasa katawan. Wala po sa kamao, wala po sa paa ang kapangyarihan, kundi nasa katawan. Nasaan po ang kapangyarihan? Sa church po. Katawan ni Kristo, katawan ng Panginoon. Kaya natututunan po natin ang salita, sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos na siyang ulo at gagamitin tayo ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya dapat po tayong manatili sa puno sa katawan. Kapag ang mga bahagi ng katawan ay nakakabit sa katawan, hindi ba ang buong kapangyarihan ng katawan ay nakikita sa lahat ng parte ng katawan? Subalit sa kasaysayan ng ating church, alam niyo po, minsan, may ilang mga pastor na nag-aakalang kaya na nilang mangaral ng mag-isa, kaya umaalis sila sa church natin dahil iniisip nila, alam na nila kung paano ang Biblia. Ang iba, nag-iisip na magaling silang magsalita sa English at sila ay maitsura. At kapag nangaral sila ng ebanghelyo, sa tingin nila marami ang maliligtas. Narinig nila na magaling kang magbahagi ng sermon, pastor. Kaya nagiging kumpiyansa sila na gawin ang gawain ng isang pastor at nais nila itong gawin ng mag-isa. Sapagkat sa church, marami ang mga pastor, kaya iniisip nila na hindi nila maipapakita kung gaano sila kagaling at aalis sila sa bandang huli.
Nangyayari po ito minsan, gaya po ni Lot na iniwan si Abraham, si Demas na iniwan si Apostol Pablo dahil inibig nila ang sanlibutan. Kawikaan 18 verse 1, ang namumuhay ng nag-iisa ay nagpapasasa at hinahamak ang lahat ng may mabuting pasya. Sila po ay laban sa katuruan at kapangyarihan ng Espiritu at sinusunod ang kanilang sariling pagnanais. Para po sa kanilang sariling kapakanan, nais nilang tumanggap lang ng papuri. At pagkatapos, ano po ang mangyayari sa kanila? Sila po ay nalalanta. 100% nabigo po sila. Sila po na umalis sa church. Pero alam niyo po, kahit na alam na nila ito at nakita na nila sa iba, umaalis pa rin sila. Kaya kaawa-awa po sila, kahangalan ng ginagawa nila. Ano bang mali ang kanilang natutuhan sa matagal na panahon? Sabi, kung kayo hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ang paglisan, pag-alis sa church, kung saan kumikilos ang Espiritu, ay para na rin pong pag-iwan sa Diyos. Tama po ba? Kaya dapat po tayong magabayan ng Espiritu Santo sa pananatili sa church na nag-aaral, higit sa lahat sumusunod sa salita. Kaya ngayon po mga brothers and sisters, hanggang dito muna ang ituturo ko, tatapusin ko po muna dito. Ngayon, manalangin na po tayong lahat. Mahabagin naming Amang Diyos, maraming salamat po sa inyong biyaya na kami po ay inyong iniligtas. Kayo po ay kasama naming palagi at ginagawa ninyo kaming banal, pinapanauli, pinapalakas, pinalalago sa pamamagitan ng inyong salita at patuloy niyo po kaming tunutulungan na mabuhay para sa inyong kalooban at kaluwalhatian. Nananatili po kaming mahihina at hangal, Panginoon, kaya tulungan po ninyo kami sa aming kahinaan. Sumaamin ka nawa sa pamamagitan ng kapangyarihan at salita ng Diyos upang hindi kami mabuhay ng ayon sa mga walang kwentang bagay sa mundong ito sa pagnanasa ng laman, kundi sa kalooban lamang ng Diyos. At Panginoon, pangunahan po ninyo ang aming buhay upang ang aming panloob na pagkatao ay maging malakas at upang magpagtagumpayan po namin ang mga pakana ng Diablo at makita namin ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen.